sama Bapak dan Ibu saat kita habis dan kepada kami kasih segala kepada nanti sama kita yang Thank you.
Natin ang mga masasamang tao. Tambahan natin ang mga kaawatin pagkatatag sila sa ating mga bayan. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabi na tayo ay nagkasala laban sa kautusan. Tingnan natin kung ang salita nila ay pagkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga marumit ay anakan ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang mustahin at paghirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang nagandang asa at kung hanggang kailan sila makakatakot. Subukin natin ipinigil sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay inatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa mahinato
Bahagia ng usapan ay ang sabi ni Jesus, ang sino mong
Ano ang presyo?
ninguna. Para sa naging ito, kapag ikaw ay una, papalakan ka. Kapag ikaw ay una, pagsisilbihan ka. Kapag ikaw ay una, pupulihin ka. Pero hindi yan, kaya ngayon pa niyang mahalagal, kung sasabi mo, sino yung maging nakita sa atin? Bukod na kung ikaw na course. Nagtatapos ka, hindi ako, ako, pinakamagaling. Pinakalimit ang gusto natin, gusto natin tayo yung pinakamagaling. Pero ano yung presyo ng pagiging na para sa kanya ng Diyos? Maniwala ng sinunod ko ni Jesus. Maging huli at lingkod ng lahat. Mabigat. Ang pagiging na ay kabaligtaran ng pananampalataya ng daigdig na ito. Maging huli at maging lingkod ng lahat. Isa mong magandang halimbawa nito ay matutuwayan natin sa sulat ni Santiago sa katulong pagbasa. Anong sabi ko ni Santiago? Sa pag-alasabi na natin, yung pagiging na ay ako umisa na ay nagpupulong tayo ng selos kasi gusto natin pag-alasabi ko na. Sabi ko rin, ang nakapagin. Saan man ang mag-aaral ng pindig at mga sariling pag-aaral, mag-aaral ng buwan ng pag-uha ng lahat ng ulit niya ng sa magawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, mula sa lahat, ay may malinis na pautuhan. Siya'y may ibigin sa kapayapaan, may hinahon na pagbigay, maapagin at masipag. Sa pagawa ng mabuti, hindi nagtatahin at hindi nagpupagwali. Ang namumula ng katwilan ng pinihin ng kapayapaan, iniasip ng taong may ibigin sa kapayapaan. Mabahal ang pagkusan niya din naman ang sa ating ang buong kapal. Walang pagkatao. Naglilingkod. Naglilingkod hindi lamang sa kapag-ala. Hindi lamang sa kaibigan. Hindi lamang sa mga kapalamang sa'yo. Ngunit sa lahat. Bahagin ang pagkusan niya din ang paywari ng sa ating ang buong kapal. Kaya ito yung presyo ng paninuna sa kaharian ng Diyos na ikaw ay maging alipin ng lahat. Yung maging alipin na lang, mahirap na. Yung maging alipin na lang, inalo na. Ay hanggang doon sa pinakaluluhan. Yun yung bahagi ng Diyos namin ay pinanganyayan sa ating mga kapag. At ito yung hamon na pinapakayo sa ating na kung saan yung pinakilala natin ng muna. Kaya po, kapag sinabi natin na nagkakakay natin ang kahirapan, marunong tayo maglingkod sa lahat. Maging lingkod na lahat. At ano tayo maglingkod eh. Pero yung pagkaya ng kahirapan, maglingkod sa lahat. Pangatlo, to face the hard realities of life. Nung sinabi ni Jesus, mga kalagad ko ito, sinasabi ni Jesus sa kanyang malagad na, ay ako maghihirap ako, papatay ako, papahirap ako. Anong nakita ko natin na namiskan sa kanyang malagad? Ano sabi ko ito sa iba ngayon natin ni Sir Marcos na sabi ito? Hindi nila naunawaan ang sinabi niya. Kung isang makita ko natin ako may difficult situation, may difficult na nakikita natin na hinaharap tayo. Kung hindi natin naiintindihan, ayaw natin pakinggan. Ayaw natin marunin. Kasi mahirap. Ayaw natin unawain. At hindi lang basta tayo unawain, no? Ano pa makalagay dito? Sabi ko dito, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Bakit? Eh, paghihiram na yun.
Pero alam mo natin na tayo na rin na ang buong may kapalaman na yung pag-anyaya na yalakin natin ang kahirapan ay tinatawagan tayo na to face the hurtful truth. Harapin natin ang masakit na katotohan. Kaya kung isa niyo, wala ko kayo pa, bakit? Hindi nila hinahanap ang masakit na katotohan. Bakit kung iba may mga hangover? Hindi mo ang problema sa ala. Hindi lang mga hangover sa pinagbabawalan mo. May mga hangover sa buhay. Bakit? Hindi natin hinahanap yung heart to go. Well, sabi ng iba, may kanya-kanya tayong pag-apang para masakit na katotohanan. Ang mahal na parang natin. Kasi kapag hindi natin hinarap, ay hindi natin makakapit ang tunay na kapayapaan na inihintulog sa atin ang buong may kapayapaan. Para tayo ang usan ay maging pagkakataon. Kaya ang ulo ng ating simbolo, kung muling babalik natin ang mga gobyerno, ang krus. Ang krus ni Kristo. Aramin mo. Hindi naman ang ulo ka na tayo ay mga tawagin natin ay sadista o masokista. Ano po yung sadista? Demon like the crowd. Ano yung masokis? Yung sadista to others. Yung masokista to ourselves. Hindi yung ano. Hindi naman sa bagay natutuwa tayo ng nasasaktan o natutuwa tayo ng nasasaktan tayo. Hindi. Pero maging bahay ko ng buhay na tutusin mo na may mga tawagan namin na masasakit na bahay ng ating buhay o ng buhay ng mga tao na sa kapwa natin. Hindi man natin gusto pero kinakailangan ang ating harapin. Bakit? Tuwod magsisimula ang tunay na pag-ihilig ng suka. Kasi kung hindi, ay parang pangkakataan pa lang yan. Nandiyan pa rin yung sakit. Kung namumulo yung suka. Kasi bakit? Nilulunan ko ang kwarto na masabi ng iba, control your demons. Harapin mo ang demonyo sa buhay mo. Pero yun, hindi yung sinasabi nila ng demon. Pero kung meron man ang kasama ko, pero yun, face the hard work. Harapin mo ang masakit na katotohanan na naging bahagi ng iyong buhay. So ito yung pagtungo nito na kung saan natin kailangan na kung saan ilunod natin, kung saan ang pagkakuhan ng mga. Like Father, like Son, kailangan ng Diyos na kami mapagbaba. Pangalawa, bahagi ng mga kung saan ay tinutunan tayo kung the price of being the first is service to all, paglilingkod sa lahat. Pangatlo, ang pagkain ay pinapahayag ng buong ikapal ay to face the hard truth, we have to be ready na kung sa maharap na natin ang mga masasabing na katotohanan ng buhay namin sa hindi na ito. Nandito sana mo kayo maging bahagi ko ng usan nyo. Sa pamamagitan ko ng pag-adiso ng katotohanan ito, mahayahan natin ang panghihirap katulad ni Jesus.
Thank you.
Nang palatalo ko sa kanya ang higit sa lahat. Amen.